Reposition, reposition. Ito ang tumambad sa search and rescue ng Coast Guard Western Leyte at substation Baybay sa Barangay Katagnos, Baybay City, Leyte. Dire ka, sir. Dire, dire. Balance. Okay. Mga wala ng buhay na residenteng natabunan ng paghuhon ng lupa kasunod ng paghahupit ng bagyong Agaton. Isa sa mga nakuhang labi ang babae ito na natabunan ng lupa at nagtamuraw ng fracture sa balikat. Sa tatlong magkakaiwalay na silid naman na ito, makikita ang kalunos-lunos sa sinapit ng mga bangkay na na-retrieve sa magkakaiwalay na landslide sa Baybay City. Sa pinakauling tala ng LGU at BFP Baybay, umabot na sa 25 ang kumpirmadong patay dahil sa landslide. 150 ang nawawala at patuloy pang pinaghahanap. Pilo ka din, sir, puro putik. Dahil natin sa landslide na to, meron ang umuulan-ulan pa. So basa ang lupa, maraming mga bahay na natabunan. And ito po, hinuhupay din yung mga kasama natin. Naalis yung mga debris para kung meron man na-trap sa loob, ma-retrieve po, mabaligtas. Umabot din sa 105 ang nasugatan. Kabilang yan ang ginang na ito na nagtamo ng bali sa binti matapos matagunan ng lupa ang kanyang bahay. Relax ka lang, Naya. Ayaw lang mag-ano, pamirsal. Relax ka lang. Nangilipit sa sakit ang ginang ng abutan ng rescue team sa magkakasunod ng operasyon sa Barangay Bobon at Barangay Katagnos. Nawa ang damage. Kapilya, mga pamatala ng mga isba pa. Kita ko ang landslide. Sa drone video na ito, kita kung gaano kalawak ang pinsalang dulot ng landslide. Isang bahagi ng bundok ang gumuho dulot ng walang tigil na pangulang dala ng bagyong Agaton. Ito ang tumabon sa mga bahay sa paanan ng bundok na mistulang nabura sa mapa. Sa Barangay Maili, kita ang malaking pinsala ng landslide. May mga rescuer. Kub-kub. Nagipalita. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, sa Mines and Geosciences Bureau, 63% sa mga barangay sa Baybay City ay may high to very high landslide susceptibility. Kung kaya't maagang araw na abisuhan ang mga nakatira dito. And the city defenders sila ka ng management council have been telling them na kailangan nang lumikas kasi meron nga pong bagyo. Hindi lang po talaga expected na ganito. Hindi naman sa malakas yung ulan pero non-stop po talaga siya. Dalawang araw po yun. Kaya siguro po lumambot na po yung lupa. At yun na po yung naging sanay po ng landslide. Dagdag pa ng NDRRMC. Minsan din yung landslide, I guess, lang yung newsletter. Medyo malaki yung na-apekto ang area. Kaya pati yung mga houses outside the danger zone for landslide, naabot din mismo ng landslide na. Bukod sa mga kinasang rescue operations, nagsagawa rin ng clearing operations sa maraming kalsada na di nadaanan dahil sa mga humambalang na malalaking tipak ng bato at lupa. Nakatakda naman magtungo sa Leyte ang GMA Kapuso Foundation para magatid ng tulong sa mga kababayan natin sa Leyte. Oscar Oida, GMA News.